Alam kong pamilyar ka na sa mga chain letter. At kahit ako ay minsan na rin naka-receive ng chain letter back in the early days sa Pilipinas ay dating sumikat ang mga chain letter na ito sa pamamagitan ng mga text message. At katulad ng mga chain letter ay may kaakipat din itong mga consequences kung hindi mo susundin kung anong nakalagay sa mga sulat na ito. Ang ilan ay nagsasabi na kailangan mong itong ipasa sa dalawa, tatlo o kahit kaninong tao na kilala mo upang mawala ang sumpa. Back in the early 20s ay napakasikat nga ng chain letter na ito. At isa nga dito ang pinaka nakakatakot at ang pinaka makatotohanan ng chain letter na minsan naging bukang bibig dito sa internet. Today, let me tell you a story. Well, not just a simple story, but a tragic one. Ang trahedya ng batang babaeng nagngangalang Carmen Winstead. Ang kwento kung saan nag-originate ang chain letter na ito. Ang video nito ay naglalaman ng mga makatotohanang mga nakakatakot ng mga scene. At kung dati ka na sa channel na ito, I know already what I mean. So watch it with caution. Kaya naman, let's start the video. Magsisimula ang kwento natin sa isang 16 years old na batang babae na nagngangalang Carmen Winstead. Isang ordinaryong teenager na nakatira sa Texas, USA. Si Carmen Winstead ay ipinanganak noong May 3, 1989. Siya ay may kulay brown na buhok at malapughaw na kulay ng mga mata. Si Carmen Winstead ay halos katulad lang din ng lahat ng mga high school teenager na kilala natin. Siya ang tipo ng tao na mas pipiliin na lang manahimik kaysa magiganti sa iba. Iyan ay nung nabubuhay pa siya. You see, nagbago ang buhay ng teenager na ito simula nang mawala ng trabaho ang kanyang ama. Napilitang silang lumipat sa ibang lugar upang makahanap ng panibagong trabaho. At sa Indiana nga nakakita ng bagong mapapasukan ang kanyang ama. Dahil dito ay tuluyan nang nilisa ng pamilya ni Carmen ang dati nilang tinitirhan at nanirahan sa Indiana, USA. Dito na nga rin nag-aral si Carmen. Ang unang dalawang semester ay napakahirap lalo't naninibago pa siya sa kanyang mga kamag-aral at paaralan until she started to hang out with a group of 5 girls. Hindi si Carmen Winstead ang unang lumapit sa limang teenager na ito upang mag-alok na maging kanyang kaibigan. Bagkus, ang limang teenager na ito ang unang lumapit at nag-alok na maging kaibigan ni Carmen Winstead. Sa umpisa ay tila napakabuti ng limang teenager na ito. Later, she don't know na ang limang teenager pa lang ito ay ang magiging mix na ng paghihirap ni Carmen Winstead sa bagong paaralan. Sa hindi inaasahang pagkakataon ay nakipagkaibigan si Carmen Winstead sa pinakabuling mga teenager na matatagpuan sa school campus na ito. Napag-alaman ni Carmen na ang mga itinuturing niyang totoong kaibigan ay siyang nagpapakalat ng mga chismis sa buong paaralan. Ang isa nga dito ay ang chismis na may love affair itong si Carmen at ang janitor ng eskwelahan na si Mr. Harvey. Nang maglakas loob si Carmen na konfrontahin ang limang teenager na ito, ay lalo lamang lumala ang pambubuli sa kanya ng mga ito. Dumating pa nga sa punto na pinagsasalitaan na siya ng mga masasamang salita, minumura siya sa harap ng maraming tao. Tinatawag ng mga offensive names, sinisira ang kanyang mga personal belongings, vandalizing her locker at ang pinaka-worst na ginawa sa kanya ng limang ito ay minsang makadampot siya ng dumi ng aso sa bulsa ng kanyang jacket. Dito na nga sumabog sa galit si Carmen. She decide to stay after school upang isumbong sa mga guro ang mga pinaggagawa ng kapwa niya kamag-aral. But later on that day, isa sa mga teacher ni Carmen ang nag-announce na may gaganaping fire drill sa kanilang paaralan. Lahat ng estudyante ay kinakailangan magtungo sa labas upang isagawa ang nasabing activity. Dito na nga nakita ng limang teenager
ang malungkot na si Carmen na siyang nakatayo malapit sa nakabukas na imburnal. Naisip ng mga ito na magbumukhang nakakatawa kung itutulak nila si Carmen sa imburnal. Dito nga ay pinalibutan nila ang walang kalaban-labang si Carmen. Walang kamalay-malay ang kaawa-awang batang ito na malapit na pala siya sa butas ng imburnal. Dinuro-duro nila ito at tinakot masasampalin sa mukha. Kaya unti-unting napaatras ang walang kalaban-labang si Carmen. Dito nga tinulak ng mga teenager na ito si Carmen at lumagapak sa gitna ng mismong imburnal. Tumunog ang fire alarm, hudyat ng pagtatapos ng kanilang activity sa labas ng paaralan. At nang lahat ng estudyante ay nakapasok na, dito na nga nagtawag ng pangalan ang mga guro. Nang tawagin ang pangalan ni Carmen Winstead, ay dito na nga nagsipagtawanan ang mga estudyante. Dahil sila mismo ay nakitang nahulog sa imburnal itong si Carmen. Isa nga sa lima ang sumigaw na siya ay nasa imburnal. Nagtawanan pa ang mga ito na anay mo isa itong malaking biro. Yan ang inaakala nila. Biglang nahinto ang tawanan nang pinuntahan nila kung nasaan nahulog si Carmen Winstead. Dito ay sinubukang silipin ng guro si Carmen Winstead at dito ay gumulangtang sa kanya ang dugo ang ulo ni Carmen, patay at wala nang mukha. Tumawag agad ng pulisya ang guro at nang ahunin ng bangkay ng batang ito sa mismong imburnal ay nagulantang sila sa kanilang mga nakita. Dahil halos mabura ang mukha ni Carmen dahil sa lakas na pagkakagasgas nito sa mga gilid ng butas ng imburnal. Bali-bali na rin ang liig nito at ang balat na lamang ang nagsisilbing pangkapit ng ulo nito sa katawan. Nagtungo ang mga magulang ni Carmen sa morgue only to find out ang malagim na sinapit ng kanilang anak. Pagkatapos ng insidente ito ay isa-isa ngang kinwestiyon ng mga estudyante. At ang lima sa mga nangbully sa kanya ay sinasabing kusang nahulog sa butas si Carmen at walang tumulak sa kanya. Soon enough, the case was ruled as an accident at tuluyan nang isinara ang kaso. Until... Pagkalipas ng ilang buwan, lahat ng mga estudyante sa pinapasukang paaralan ni Carmen Winstead ay nakatanggap ng hindi pangkaraniwang mensahe sa kanilang MySpace page. Mula sa hindi kilalang individual ang subject, they push her. Ayon sa email na ito, ay hindi aksidente ang pagkamatay ni Carmen Winstead. At ang sino mang hindi aamin sa kanilang ginawang krimen ay sasapitin ang kaparehong kamatayan ni Carmen Winstead. Of course, ang mga estudyante na may kinalaman sa krimeng ito ay winalang bahala ang mensaheng ito. Nang isang gabi, isa sa mga madalas mambuli kay Carmen ang nakarinig ng nakakapangilabot na tawa habang ito'y naliligo. Sa sobrang takot nito, ay agad itong nagbihis at nagtungo sa kanyang kwarto. 4 oras makalipas, nakarinig muli ito ng nakakapangilabot na sigaw malapit sa kanyang hinihigaang kama. At pagkalipas ng ilang mga oras, ay nakarinig naman ng malakas na sigaw ang kanyang ina na nagmumula sa kwarto ng kanyang anak na babae. Dali-dali itong nagtungo at pagbukas niya sa pinto ay wala na doon ng kanyang anak. Agad siyang tumawag sa pulisya at sinimulan ang paghahanap sa batang babaeng ito. Ngunit bigo ang mga pulisya na makita ito. Ilang araw makalipas ay umalingasaw ang imburnal sa loob ng paaralan kung saan namatay si Carmen Winstead. Nang silipin nito ng mga otoridad ay natagpuan nila ang nabubulok na bangkay ng isang batang babae na naaagnas ang mukha at bali-bali ang leeg. Ito ang kaparehong itsura ni Carmen nang ahunin siya ng mga pulisya sa ilalim ng imburnal. Nahati ang paniniwala ng mga estudyante tungkol sa natanggap nilang mensahe. At nang sumunod na araw
ay isa-isang natagpuan ang mga bangkay ng apat pang teenager sa kaparehong Imburnal kung saan namatay si Carmen. At katulad sa sinasabi ng mensahe ay kapareho din ang sinapit nilang kamatayan. Wasak-wasak ang mga mukha ng mga ito. Bali-bali ang mga leeg. Pinaniniwalaan na may kakayanan ng multo ni Carmen na makapag-teleport kahit saan, kahit anong oras nito gustuhin. Kaya nitong hilahin ang kanyang biktima sa kahit saang bagay o lugar kung saan dumadaloy ang tubig. Kaya ka nitong hilahin sa toilet bowl, sa lababo, sa umaagos na gripo, sa harap ng salamin. At may kakayanan din itong gumapang sa mga pader upang kunin ang biktima nito. Once na mahawakan ka ng halimaw na ito, ay dadalhin ka nito sa kanyang pocket dimension kung saan unti-unti kanyang babalatan ng buhay. At pagkatapos ay pipilipitin niya ang iyong leeg at ang bangkay mo ay itatapon niya sa mismong Imburnal kung saan siya namatay. Ang kwento ni Carmen Winstead ay na-i-upload noong October 10, 2006. Mula nga noon ay kumalat na ang mga kwento tungkol sa sumpang dala ni Carmen sa buong internet. Gaya ng nabanggit ko, unang lumabas ang kwento ni Carmen sa MySpace. And from there, ay nakarating din ito sa Facebook at Twitter. Ang sino mang makakabasa ng chain letter na ito sa Facebook ay kinakailangang i-share ang mensahe sa isang tao upang mawala ang sumpa. Well, don't worry. Dahil ang sinasabing sumpa tungkol sa chain letter na ito ay hindi naman totoo. Ngunit, ang taong nagpakalat nito ay hanggang ngayon ay nananatiling isang misteryo ang pagkakakilanlan. Ang kwento tungkol kay Carmen Winstead ay masasabi kong isa sa mga nakakatakot na kwento na minsan naging mukhang bibig ng mga taong nakakaalam ng kwentong ito. Isa nga ito sa mga well-known urban legend na minsan kumalat dito sa internet. Kaya naman, kung nagustuhan mo ang video nito, ay huwag mo kalimutang mag-subscribe at mag-iwan ng isang like. Thank you for watching!